Only one thing I don't like about this phone, or sana yung dinagdag nila is... Hi guys, I'm back again. And this is for the Samsung S24. I remember, diba, nag-unbox tayo ng S24 last 5 months ago. And nagamit ko na siya, so here is my quick review. So by the way guys, I'm recording this video using my new camera. It is Sony ZV-E10 Mark II. 4K, 30fps, and the shutter speed is 1/60. Anyway, back to my quick review and my experience with this amazing phone. So S24, ito, pakita ko muna sa inyo. Ito yun, ang liit, diba? So ang size niya is 6.2 inches and this is sapphire blue. Ang ganda ng kulay. Fresh sa mata. With the resolution of Full HD Plus, with the battery of 4000 mAh or mAh, it can charge up to maximum of 25 watts. So the memory of this phone is 8GB and 512GB of internal memory. So 8GB yung RAM. So very nice to hold this phone. Very nice to hold, oh. Kasi maliit nga lang siya, and look at the edge of this phone. Mas gusto ko yung may edge yung phone para mas hindi madulas i-grip siya. And look at the bezels. Sa 6.2 inches niya, parang malaki na rin screen kasi yung bezels niya masyadong maliit. I remember during my unboxing, parang pinagtabi ko siya sa dati kong phone na iPhone 13 Pro. Binenta ko na siya for this one. So this is already 120Hz and this is up to 2000 nits yung peak brightness niya. Maganda siya sa outdoor. Ito. Saan hindi overexposed sa camera? Itong ano. So this is IP68, dust and water resistant. Pwede siya up to 1.5 meters sa water, underwater, up to 30 minutes. But don't try it na. Just lang pag na-aksidente or nahulog sa bathtub or sa dagat. So yung front material niya is made of Corning Gorilla Glass Victus 2. Same din siya sa likod. Hindi halata, no? Pero same siya sa likod. So matte finish yung sa likod niya, hindi makintab. So this is good para hindi magbakat yung mga fingerprint natin. Tapos yung frame nito is made of armor aluminum. Matibay daw siya kasi armor, eh. Pero ako, pag may bagong phone, binibilang ko na rin siya ng casing sa likod para syempre maalaga rin ako sa phone, eh. So, meron ako clear casing ito. Yeah. Hindi ko lang kinakabit para sa this video. And then your rear camera module is made of Gorilla Glass 3. Ganda, di ba? Unlike sa ibang variants ng Samsung, etong S24, yung SIM card tray niya nasa ilalim. Pwede siya dalawang nano SIM card, baliktaran siya. Anyway, papakita ko to sa B-roll. Baliktaran siya. And this is the Type-C. Siyempre, the outlet. The loudspeaker. And the mic dito. Tapos, dito sa side, wala siya. And other side, nandito yung volume control and the power button. Tapos, may mic din dito. And yung loudspeaker sa taas is nandito siya. Sa may earpiece, sa tenga. Pag mag-listen tayo na kausap. So, dual speaker siya, stereo, up and down. Ganda, no? Specs pa lang. Tapos, yung OS na itong phone is naka-Android 14, One UI 6.1 na siya. And guys, this is up to 7 major Android updates. O, diba? Yun ang promise ng Samsung sa atin. So, saan ka pa? For the camera of this phone, it has triple camera sa rear or sa likod. 50 megapixel main, 10 megapixel telephoto, 12 megapixel ultra wide. And guys, this can record up to 8K 30fps yung likod. Meron ako sample video nito. I-search nyo lang sa list of videos ko dito. 8K 30fps walking dun sa MOA, sa Mall of Asia, sa garden nila, sa rooftop garden.
try to watch it guys, ang ganda ng quality. And then yung front camera, ito, punch hole, very small punch hole lang naman dito. 12 megapixel siya. Okay na rin, because I like 60 fps ng 4K. So, this is packed in a small phone. Compact phone. So, yung next clip are the samples pictures taken from this phone. Tapos guys, before I test the camera of this phone, nililinis ko muna siya para hindi talaga malabo, tsaka tong phone. So, yun na nga guys. Ang ganda ng camera pagdating sa gabi also. Sa gabi, night shots. So, nakita niyo yung Tokyo Tower, yung HDR niya, kita pa rin yung clouds sa gabi. Nakuha niya pa. And yung kulay ng Tokyo Tower, very golden red. Ang ganda, di ba? Paggabi. Meron pa yung nasa Disneyland kami, sa Disney Sea. May night shots din ako doon. Ay, sorry, nagalaw ko yung mic ko. Yung sa Disney Sea, may night shots din ako doon. Ang ganda rin siya. Pag sa gabi. And also, yung sa may isa ko nakuha rin na parang silhouette, sadya talaga na silhouette shot sa ano, yung sa may entrance ng Tokyo Disney Sea. Ang ganda ng mga night shots coming from this phone. Yung sa day shot na camera or yung mga ordinary na araw, yung basta maliwanag siya, ang ganda rin ng quality. Although mas gusto ko talaga yung quality ng camera ng iPhone 13. Kasi medyo mas maganda yung kulay, medyo vivid siya, medyo konting warm and vivid and mas ano siya, mas detailed. So ang ginagawa ko na lang dito para meron almost quality na rin ng iPhone yung filter ng camera of this Samsung S24 is pupunta ko dito sa filter dito. Pipiliin ko yung pangalawa, sabi ng original, which is warm. And then pupunta ako sa number 4. Pang number 4 siya. Yan. Okay na rin siya. Then, shoot. Meron akong shoot dito na ano. Yung kasama ko office mates ko. Nasa TGI Fridays kami. Tingnan nyo. Yan ang kuha. Nung filter na ginawa ko. Yung warm number 4. Maganda na rin, di ba guys? Tapos, yung night video na rin. Yung kuha dito ng video from this phone is also okay. Maganda rin siya compared sa iPhone. Kasi guys, yung sa iPhone, di ba, pag gabi, pag ginagalaw mo yung camera mo o yung phone mo, tapos merong ilaw dyan sa poste, di ba, para may glare, para may UFO na gumagawin, di ba? Yun ang pangit sa iPhone. Yung as my observation. And yun din talaga yung napapansin ko talaga. So, night video sa iPhone, hindi ko masyado gusto pag may glare. May tatlong tuldok or apat, di ba? Maganon siya. So, ito sa S24, wala siya. So, for the camera, I love this phone. I love it, people. Very effortless yung pagkuha ng videos and photo using this phone. And also, na gumawa ako ng vlog using this S24 phone. Ginamit ko 4K, 30fps, and ginamit ko 4R sa vlogging sa Tokyo Skytree. Ang ginawa ko is naka-on yung video stabilization. So ang ganda niya, hindi halata, hindi makalog yung video habang naglalakad. Basta wag lang talaga sa very low light, kasi nga lagi kong sinasabi pag nasa low light, halata yung motion blur ng pag naglalakad. So pag maaraw naman o maliwanag, okay yung video stabilization as well as the front camera habang naglalakad. Maganda siya.
So, still editing, nasa editing process yung video na yon. Ipo-post ko rin, o share ko sa inyo. Basta guys, huwag nyo itong gamitin ha, yung Ultra Steady. Ito, Ultra Steady ba to? Or Super Steady, huwag nyo itong gagamitin, pangit talaga guys. So, in-off ko na lang to. Ayan, off ko na. Tapos guys, yung chipset neto is Exynos 2400 4NM. Dito yung kodigo ko eh. So with that, nagandahan ako sa performance nitong phone and also especially sa games. Of course, lalaro natin yung Mobile Legends. Maganda siya. No lagging, so whatsoever. So, may isa akong phone, yung main phone ko. Naglalaro ko ng Mobile Legends doon dati. Pero dito na akong naglalaro kasi very smooth. Okay na okay yung performance sa akin. So guys, my verdict for this phone is very good for videos and picture. Good performance, also for gaming. Overheating pag naka 5G siya tapos mahina yung signal. So, binabalik ko na lang sa 4G para hindi siya uminit. Anyway, yung signal sa my office ko and dito sa my bahay, hindi masyado malakas sa 5G. So, I switched to 4G. Anyway, pag naka 5G siya and nage-game ka, tapos mahina, nagsasacrifice yata kumuha ng signal yung phone, medyo umiinit siya. Pero pag naka 4G naman siya, then doing multitasking using this phone, okay naman siya. So, hindi siya umiinit. Of course, guys, kahit 4,000 mAh yung battery niya ito, masyado siyang matipid, ang tagal niya mag-lowbat. So, don't worry. Unlike dati yung Note 20 ko yata, ang bilis mag-lowbat, kaya ayoko na nun eh. Binenta ko rin yun eh. So, eto, kala ko, nako, 4,000 mAh yung battery, baka mabilis yung mag-drain, mabilis mag-lowbat. Hindi pala. So, yun, isa pang point na gusto ko dito. Although it's small, pero okay, it's very cute, very compact nga. And sabi ko nga earlier, gusto ko dito yung 7 major Android updates siya for dito, for this phone. So sulit na sulit guys, di ba? I love this phone. Only one thing I don't like about this phone, or sana yung dinagdag nila is sana may expandable memory. Expandable memory tray, kaya naman eh. Si Sony nga kaya eh. Oh, di ba? Yung bagong labas sa Sony, pwede siya up to 1TB. Eh dito, syempre marketing strategy. Gusto nila, bumili pa tayo sa pang higher variant para may kita sila. Pwede naman, diba? Nagawa nga na Sony. So, why not? So, yun na yung problem ko. And wala pala siyang radio. No raid. Wala siyang radio na app. Okay lang. May Spotify naman tayo eh. No? Ay! One more thing guys. Yung AI. May AI to guys. Kaya ko ito nagustuhan. Online. Di pala online. Yung translator nito, very effective translator tsaka interpreter ng AI. Paano gamitin niya AI? I-search niyo lang sa YouTube, marami doon tutorial. Nagamit ko sa Japan. Ang galing yung parang on-time translator or on-time interpreter. So yung guys, kukuha ba kayo nitong phone if meron kayong budget? Ako, I should recommend this to you. Sobra akong natuwa. Kaya nga ang title ko dito is Little Giant. No, very little pero packed with mga magagandang mga specs and performance. Hindi ako nagsisi guys, kahit maliit lang to. Diba lagi kong gusto yung mga phone is medyo malalaki yung mga size, 6.5 inches pataas kasi nga medyo malabong mata ko. Pero okay, then tinimoy measles. So ayun lang guys. Hope to see you again for my another review, quick review or quick unboxing next time. Thank you for watching guys. Bye!